and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna show you and I'm gonna tell you the big difference between the two remittances that you can use here in Japan, which are the Digitel and the Smiles. So as we all know, Smiles is the most, I could say the most famous Filipinos use here in Japan just to send money going to the Philippines. Pero, meron akong isang kasamahan dito, si Ma'am Cam Caperal. Hello! Shout out kay Ma'am Cam Caperal. And she let me share with you yung difference ng Digitel and ng Smiles. So, ipagko-compare natin sila. Pero bago ang lahat, sasabihin natin kung ano muna yung ipapakita muna natin yung kanilang mga pinapadala para mag-apply sa kanilang company para makapagpadala kayo sa Philippines. So, ay, ano naman? Okay, sige, hiyan mo. Hindi pala kasama yun. Okay, so sa Smiles, meron both have a Facebook page. So, para sila may Facebook page, then, kung gusto nyong mag-apply, magpapadala sila sa inyo ng application. But, simulan muna natin kay Smiles kasi famous siya. So, si Smiles, meron siyang app na pwede nyong i-download sa Play Store or sa App Store. So, yun yung maganda kay Smiles. And, through that app, pwede kayong mag-apply. Pwede kayong mag-apply para makakuha kayo ng cards. Ayan. So, may dalawa silang type ng card, no? Sister company siya ng JP Bank. May dalawa silang type ng cards. First is yung Smiles link. So, pag sinabi natin Smiles link, may isang tao ka lang na pwedeng pag-sendan ng pera. So, siya at siya lang yung sesendan mo. And straight yun dun sa account niya. Halimbawa, meron siyang BPI. So, ililink ng Smiles yung ipapadala mo doon sa banko niya. So, straight na yun. Doon sa banko niya mapupunta. So, meron silang ipapadala sa inyo after nyong makapag-apply online through that app na sinabi ko na pwede nyo i-download, makakapagpadala na kayo ng pera sa kanila. So, ayan. Meron silang ipapadala sa inyo sa apartment nyo or sa bahay nyo dito sa Japan ng step-by-step kung paano kayo magpadala, and pwede nyo rin yung mabasa doon sa phone app. Ayan. Ayan. So, yan. Meron silang mga ganitong ipapadala sa inyo. Mga pamphlet, mga yung card mismo. Ayan. Ito yung card ng Smiles link. So, pag ito yung ginamit nyo, pinasok nyo to sa ATM machine, automatic, dediretso yung papadala nyo doon sa taong nakalink yung pangalan dito. Ayan. So, yun yung Smiles link. Iba pa yung Smiles link card, Smiles wallet card. So, iba yung Smiles wallet card sa Smiles link card. Yung Smiles link card, yun yung sinabi ko kanina, na iisang tao lang yung pwede nyong i-register para makakuha sila ng pera from you. Ito namang Smiles wallet card. So, pwede kayong mag-add kung sinong beneficiary yung gusto nyong padalhan. Now, pwede nyong may card din yon. So, yung card na yon, pwede nyong lagyan ng pera. So, parang ang suma nun, parang i-deposit nyo yung pera nyo, pwede nyong gawing bank lang, ganun. I-deposit nyo yung pera nyo doon through ATM. So, i-deposit nyo through ATM.
Tapos, mapupunta yung pera doon sa Smiles wallet card. Ngayon, halimbawa, inaantay nyo na tumaas yung rate. So, kung pwedeng nandun lang muna yung pera nyo. Ngayon, pag tumaas na yung rate ng araw na yon, let's say, bukas, ang rate ng Smiles is 0.47. So, naisipan nyo magpadala. Pwede nyong kunin doon sa Smiles wallet card. So, at meron na kayong naka-store na pera doon. Para lang siyang banko. Ayan. So, paano yun? Real-time po ba, Ma'am Andeng, yung pagpapadala? If ever na gumamit kayo ng Smiles app, yes, real-time. Ang wag na wag nyo lang kakalimutan kung magpapadala kayo ng pera or magde-deposit kayo ng pera through ATM gamit ang Smiles wallet card or kahit ano dito sa dalawang to, is picturean nyo yung resibo. Okay? Kasi ipapadala nyo yun doon sa Smiles company through Smiles app. So, yun yung basis din nila para makita nila na kung legit ba talaga na nagpadala kayo ng pera through their company. So, yun yung Smiles app. Yan, may app siya. Ngayon, si Ma'am Cam, nag-take siya ng taxi nung wala pa siyang IDP. And yung taxi driver is Filipino. And na-share ng taxi driver na ang ginagamit niya daw na pagpapadala sa Philippines ay Digitel. Yan. So, si Digitel, sa tao lang siya. Tama, sa tao lang. Wala siyang app. So, kailangan mo pang mag-fill out ng form na ipapadala sa'yo ng tao na si Ate Bing. So, iiwan ka na lang yung number ni Ate Bing sa line at saka cellphone number niya. So, pwede niyo siyang kontakin. Ayan. So, magpapadala si Ate Bing sa inyo ng... Magpapadala siya ng application form. So, ayan. Ito yung pinadala niya sa aking application form. Then, pipill outan niyo ito. Yan, meron din sila dito mga ano bang tawag dito? Brochure. So, may brochure sila dito. Ayan. Pwede nyo makuha sa BPI, Cebuana, Luwelier. Ayan. Ito yung application form na pipill outan nyo. Then, i-mail back nyo siya kay Ate Bing. So, no need na magbayad ng pag-mail back sa kanya kasi meron naman silang return envelope. So, di nyo na kailangang magbayad. As in, yung pinaka effort nyo lang na gagawin, fill out on yung form tapos isubmit sa kanila yung residence card nyo na front and back and yung My Number ID. So, kung wala pa kayong My Number ID, kasi usually, it will be released 2 to 3 months bago nyo makuha yung pinaka-ID nyo. So, ito yung My Number ID na sinasabi natin, no? Asa na yun? Which is, I'm really glad because I was able to acquire one on my own. Asa na yun? Pumunta talaga ako ng City Hall ng mag-isa para mag- apply ng My Number. So, this is your identification card. So, identity nyo rin to, no? Kailangan nyo yan. Ito, ayan, My Number card. So, usually, color pink daw yun. Which is color pink yung akin. So, yun, no? Kailangan nyo lang ng photocopy ng residence card, front and back, and My Number ID, number only. So, kung wala pa kayong ID na to, meron naman silang pinoprovide na green paper na nandun yung My Number nyo, pwede nyo ipa-photocopy and then, mail it back along with the form that was sent to you. Ayan. So, ang pinagkaiba nila, ito natanggap ko to 2 days after kong mag leave ng message kay Ate Bing na padala niya na ako nito. Tapos, minailed back ko na sa kanya.
Ang pinakaiba ng digital sa smiles, first is yung smiles, ano siya, with app, with phone app. So anytime, pwede nyo i-check kung magkano yung pinadala nyo, yung transaction history nyo, lahat-lahat nandoon. Pwede nyo yung i-check kung ano yung real-time na palitan. Ayan. So, pwede nyo i-check yung Smiles wallet nyo kung magkano yung ipinasok, magkano yung lumabas. So, yon. Sa Digitel, wala siyang app and may ipapadala sa inyo hard copy ng form. So, pwede nyo siyang email back ng libre. Ayan. At kukontakin nyo lang si Ate Bing. Okay. Then, second na pinagkaiba, ito, pumunta na tayo sa pagpapadala kung sino yung mas mababa yung babayaran pag nagpadala sa Pinas, no? By the way, dito pala sa Smiles, hindi kayo magpapadala ng kahit anong form, pero pipicturan nyo yung residence card nyo, yung mga yung residence card, yung my number, so yan. Then, i-upload nyo yun dun sa app. Then, after like 3, 4, 5 working days, tsaka nila sasabihin na registered ka na, na-verify na nila, and pwede ka na magpadala. Ayan. Okay, so punta na tayo dito sa kung magkano ang pagpapadala sa Smiles and sa Digitel. Sino yung mas mababa? Okay? So, ito. Ang remitted amount na ipinadala is 165,000 yen. 165,000 yen. Ang exchange rate nung time na yon is pareho sa Smiles and Digitel. 0.4695. Ang deposit fee, which is above 50,000 yen, for the Digitel, 100 yen. So, 100 yen lang siya. Sa Smiles, ang deposit fee, 345 yen. So, kada magde-deposit kayo sa both account, Smiles and Digitel, meron siyang deposit fee. Okay? So, ang pinagkaiba niya, Digitel 100, Smiles 345 yen. Ang remittance fee, ang Digitel, from 50,000 to 200,000 yen, ang remittance fee is 1,400 yen. Ang Smiles naman, ang remittance fee is 1,800 yen. At ang bracket niya is 100,000 to 200,000 yen ang ipapadala mo. Ang timeliness, same. You can pick up the money after a few minutes in real time. Okay? Well, sa Digitel, no loyalty points that you cannot use for the next transaction. But in Smiles, you can gain points. Like sa kanya, makakagain siya ng 300 points that you can use on your next transaction. So, kung sasamahin nyo, mas mura ang Digitel. Yan, mas mura ang Digitel. So, paano po kayo magpapadala sa Digitel knowing na walang app? So, ang gagawin mo lang is, dito sa ipinadalang mail ni Ate Bing, merong nakalagay doon na Digitel account. So, pwede nyo isend yung remittances nyo sa JP bank nila, which is, ayan, ito yung account name, Digitel Co. Ltd. account number. So, i-leave ko na lang sa description box. And then, meron pa silang another account sa SMBC. Ayan. So, ang gagawin nyo is, kontakin si Ate B, sabihin nyo nag-remit kayo ng pera, and na-deposit nyo na yung pera dito sa account na to. Then, make sure to take a photo of the receipt. So, yun yung lagi nyong gagawin, no? Both company nahihingi ng receipt. Okay? So, yun yun. Then, after nun, magre-reply si Ate Bing, sasabihin na, okay, bibigyan nila kayo ng
parang transaction history na naipadala na doon sa pamilya niyo sa Pinas yung pera. But sa Smiles, which is my app, real-time makikita niyo kung naipadala na doon sa bank account or sa any, anong tawag dito, sa any partners nila, like Cebuana, ganyan, Palawan. So yun, makikita nyo kung nakuha na ba nung pinadalhan nyo sa Cebuana or sa Palawan yung pera. So real time sa Smiles, makikita nyo. Wala kayong kakausapin na, wala kayong kakausapin na tao. So lahat kayo lang, the, between the app and you. Pero dito sa Digitel, may kausap kayo, si Ate Bing and ikaw, yung sarili mo. So, when it comes to convenience, I think mas okay ako dito sa Smiles. Kasi wala ka nang kakausapin tao, ay nagkocontakin na tao on the spot kung gusto mo magpadala in the middle of the night. Ayan, pwede. Wala kang guguluhin tao. Dito naman, sa Digitel, yes, mas mura siya, no? Kung i-compare mo talaga sa Smiles, mas mura talaga siya. Biruin nyo yung deposit fee, mas mahal na ng 245 yen si Smiles. Pagdating naman sa remittance fee, same lang naman ng padala, 165,000 yen, pero mas mahal ng 400 yen si Smiles kay Digitel. So, okay, yun yung pinagkaiba ng dalawa. And I hope naliwanagan kayo between the difference between Digitel and Smile. And kung meron kayong mga family members na nag-work dito sa Japan at hindi pa rin ma-figure out kung ano yung pwede nilang gamitin, no, para magpadala sa mga mahal nila sa buhay dito sa doon sa Philippines. Yan. So, meron na silang pagpipilian. We have the Digitel Remittance and the Smiles app. Ayan. So, if you have further questions, please don't hesitate to ask Mom and then just comment your questions below. And for further details, I will leave all the particular details in the description box. So, thank you so much for watching, guys. And I hope you are having a great time. And I hope you are staying strong despite the fact that this pandemic issue is ruining all our plans ahead. So, just keep the faith, keep growing, and always, always, always smile and look at the positive side of everything. And thank you again, and don't forget to hit the subscribe button and hit niyo na rin yung notification bell for further updates ng videos. Thank you so much, everyone. Goodbye. See you next time.